Finally, nagpakita na ang Blackbeard Pirate sa Egghead Island. Bali, lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1107. At may title nga daw itong paparating na chapter na to na I Was Looking For You. So itong title nga na to ay related kay Bonnie nung makita niya itong si Luffy bilang Sun God Nika, which is tatalakayin natin mamaya. Anyway, ang unang impormasyon nga sa spoilers ay sinasabing makikita daw natin sa chapter na to sila Kashi at Oimo. Sa mga nakalimutan na eh gaya nga nila Brogy at Dory eh mga miyembro nga rin ng Giant Warrior Pirates itong dalawa na to. Una nga natin silang nakita during Enies Lobby Arc. Sila nga yung dalawang Giant Guard sa Enies Lobby na later on eh naging kaalyansa na rin ng Straw Hat Pirates. At speaking of mga Giants eh namataan na nga daw ni Usopp itong sila Brogy at Dory sa labas ng Egghead Island. At gulat na gulat nga daw siya dahil napunta sila sa isla na to. So finally eh after 1000 plus chapters eh marireunite na ulit itong si Usopp sa dalawang Giants na to. Ang sumunod na impormasyon pa nga sa spoilers eh sinasabing papunta pa rin daw si Jinbei sa lokasyon ni Zoro. At later on nga eh ipinakita na daw itong nangyayaring laban nila ni Rob Lucci. Bali ito na nga yung nabanggit ni Nami sa recent chapters na plano nilang papuntahin si Jinbei sa lokasyon ni Zoro. Sa mga nagtataka nga kung bakit hanggang ngayon eh hindi pa rin matalo-talo ni Zoro itong si Rob Lucci, eh ginawa na nga natin yan ng separate video. Kung trip nyo nga ang panoorin eh ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. Bale, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers eh patungkol na kila Bonnie at Luffy. Kung sa last chapter nga eh finally na nakita na ni Bonnie itong matagal niya nang hinihintay na si Sun God Nika, eh ngayon nga eh nilapitan daw siya ni Luffy. Umiiyak nga daw siya. Kaya naman tinanong nga daw siya ni Luffy kung bakit daw ganito yung reaksyon niya. Ang sinagot nga lang daw ni Bonnie eh si Luffy nga daw yung matagal niya nang hinahanap. So itong statement nga na to eh reference sa chapter 1102. Nung time ng pag-uumpisa ng paglalakbay ni Bonnie eh nabanggit nga niya na hahanapin daw niya si Sun God Nika. Bakit? Dahil gusto nga daw niyang ibida ito sa tatay niyang si Kuma once na magkita na sila. Bali, dito nga natin mararamdaman yung pagbabalik ng pagmamahal ni Bonnie sa tatay niyang si Kuma. Dahil although hindi nga siya nakakatanggap ng letters galing dito, which is wala pa nga siyang idea sa mga oras na to kung bakit, eh imbis nga na magtampo eh ang una nga niyang gustong gawin pagkalaya niya sa simbahan eh yung i-fulfill yung gusto ng tatay niya. At dito eh binigyan nga daw ng pointers ni Luffy si Bonnie sa kung bakit mahina yung ataking ginawa neto kay Saturn. Yes guys, nakita nga daw ni Luffy etong mga pangyayari na to sa chapter 1103. Kaya naman ipinakita nga daw ni Luffy kung paano atakihin etong si Saturn. Minasakir nga daw ni Luffy yung mukha ni Saturn gamit yung ataking Don Gatling. Hanggang sa bigla nga daw dumating etong si Admiral Kizaru. Nung makita nga daw niya na open etong si Bonnie at Vegapunk, eh aakma na nga daw niyang papatayin sana ang mga ito. Pero bago pa nga daw tumama yung atake niya, eh nagawa na nga daw itong masalag ni Sanji. Nung makita nga daw ito ni Kizaru, eh gulat na gulat siya. Hindi nga siya makapaniwala na nasalag ni Sanji itong laser attack niya. Even nga daw si Franky na may ganitong klaseng atake, eh nagulat rin sa ipinakita ni Sanji. At dito eh sinabi daw ni Sanji na mas malakas daw ang love kesa sa liwanag. So itong statement nga na to eh ikalawang beses nang nababanggit ni Sanji. Nung una nga eh alam naman nating nung time na niligtas niya si Nami mula kay Seraphim Jinbei. Bali itong kakayanan nga ni Sanji na sumalag ng laser mula kay Admiral Kizaru eh obvious naman na kagagawan ito ng exoskeleton niya. Similar nung hindi siya tinablan ng espada ni Queen sa Wano Arc at itong ataking ginawa sa kanya ni Seraphim Jinbei. Anyway, ang sumunod na impormasyon pa nga sa spoilers eh sa pagpapatuloy nga daw ng atake ni Luffy kay Saturn eh ipinakita daw na yung naging resulta neto eh tumalsek itong si Saturn palayo. Pero sa pagkabagsak nga daw niya eh nakita niya sa hindi kalayuan itong mga miyembro ng Blackbeard Pirates na sila Van Agur at Katarina Devone. Nabanggit nga daw ng dalawa na to yung special lineage ng captain nila na si Blackbeard as well as yung goals neto. Ang response nga lang daw netong si Saturn eh alam na nga daw niya itong
itong mga impormasyon na to. At dito ay atakihin na nga daw sana ni Saturn itong sila Van Agur. Pero bago pa nga daw siya makagawa ng aksyon ay ginamit na nga daw ni Van Agur itong Devil Fruit niya para mag-teleport sila ni Katarina Devon palayo. At sinabing tapos na nga daw yung mission nila. Bali ngayon eh ang magiging tanong eh ano kaya yung point kung bakit ito nabanggit ni Van Agur kay Saturn? Ano ba talaga ang plano nila? As we all know eh kahit ganito nga yung itsura ni Blackbeard eh naglalaan nga siya ng plano para sa mas malaki niyang goal para sa pirate crew niya. Gaya ng pinlano niyang pagbibigay kay Ace sa Marines para ma-divert yung atensyon nila sa Marineford. Nang sa ganon eh malaya niyang mapapasok itong Impel Down para makapag-recruit ng mas bigating mga miyembro. In short eh itong pagbibigay ng impormasyon ni Van Agur kay Saturn patungkol sa captain niyang si Blackbeard eh I'm sure nakasama ito sa plano nila. Sigurado ngang magpe-play out ito once na ma-reveal na yung totoong intensyon nitong si Blackbeard. Sa part naman ng tinutukoy ni Van Agur na special lineage daw ng captain niyang si Blackbeard eh kapag naririnig nga natin itong word na to eh dalawang lineage nga lang ang lalaro sa isipan natin. At ito nga eh yung Lunarian at itong kaka-reveal lang na Buccaneer. So gagawa na nga lang natin to ng separate video. Bale ang huling impormasyon nga sa spoilers eh sinasabing in-approach daw ni Caribou itong sila Van Agur. Sinabi nga niya na gusto nga daw niyang makita yung captain nila na si Blackbeard since ito nga daw yung ina-admire niya ng sobra. Marahil eh para sa iilan eh parang walang kwentang karakter lang itong si Caribou. Kaya parang ayos lang kung sumali siya sa Blackbeard Pirates. Pero kung maaalala nyo guys ha, may knowledge nga itong si Caribou sa dalawang ancient weapons, yung Poseidon at yung Pluton. Kaya naman kung sakali nga at makausap ni Blackbeard itong si Caribou, eh paniguradong malalagay sa peligro yung dalawang lugar na pinaglalagyan nitong dalawang ancient weapons na to. At ito nga eh yung Fishman Island at Wano. Yes, kung iisipin nyo eh malabo nga nasasadyain pa ni Blackbeard itong dalawang lugar na to. Pero kung napanood nyo nga yung recent episode sa anime eh nakita nyo naman kung gaano ka-capable itong mga miyembro niya. Diba? Dalawa nga lang sa kanila ang sumugod sa Whole Cake Island at nakuha na kaagad nila yung pakay nila. At ito nga yung sign na talagang matalino gumalaw si Blackbeard dahil dinidistribute nga niya ng maayos itong pirate crew niya. Kaya naman hindi na nga ako magugulat kung sa mga susunod na chapters eh gumawa ng paraan itong si Blackbeard para wasakin itong Fishman Island at itong Wano. Anyway, ayan na nga yung spoiler review natin para sa paparating na chapter na chapter 1107. Tatalakayin na nga lang natin ng mas malalim itong chapter na to, syempre once na lumabas na yung full chapter. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin para sa mas maraming One Piece updates. So yun lang, peace!